Good day everyone, as you can see, nakapag-withdraw ako ng pera dito sa may ATM machine ng BDO without my debit card. Yes, possible yan and pwede ka rin kumuha ng resibo kung gusto mo. So let's start. Open lang natin yung ating BDO online. So magla-login na ako gamit yung aking biometrics. Alam nyo kasi guys, kaya ito, nag-withdraw ako without my BDO card. Kasi nga naman yung aking card ay ni-renew ko dahil malapit na ma-expired. So anyway, dito sa ating accounts, punta lang tayo dito sa my more, dito sa my QR. Tap natin itong QR, nasa baba ng ating video app. And yun nga pala mga kabombombs, kung interesado kayo kung paano nyo i-renew yung inyong card, meron tayo yung tutorial niyan. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section. So dito, makikita na natin agad yung withdraw money. Ito lang isi-select natin sa ating pag-VPN. And dito, kailangan natin ilagay yung amount na gusto natin. Tapos, almost done na tayo. Mabilis lang dito eh. Tapos, dito sa withdraw from, ipiliin lang natin yung ating account kung saan tayo magbabawas ng ating pera. Tapos, mag-generate tayo ng ating QR code. Paalala lang na yung ating QR code ay mag-expire in 30 minutes and yung minimum withdrawal natin ay 200 pesos and amount should be increments of 100 Philippine pesos. Maximum withdrawal natin ay 10,000 per transaction, alright? Pwede na tayo mag-generate ng ating QR code. So, tap lang natin i-generate QR. And dito nga, you are about to withdraw. Yan, makikita natin amount. Tap lang natin i-confirm. Once na matap na natin i-confirm, makikita na nga natin yung ating QR code na magagamit natin para makapag-withdraw ng pera kahit wala tayong debit card na dala. So, ayan, meron ditong expiration date and time. So, pwede natin i-save sa ating gallery. And now, pupunta na tayo sa mismong ATM machine dahil within 30 minutes nga lang valid yung ating QR. So, dito sa ATM machine, makikita nyo dito yung QR code transactions and yung cardless transaction. Next time, gagawa tayo ng tutorial about sa cardless transaction. For now, itong QR code transaction yung itatap natin. Then, once na mapindot na natin yan, lalabas sa monitor yung QR code and kailangan lang natin itong i-place dun sa front scanner. So, yung scanner makikita natin yun kadalasan dito sa may gitna. Itatapat nyo dito yung ating QR code and hintayin nyo lang na ma-read. Makikita nyo sa may monitor ng ATM machine kapag na-read nyo yung ating QR code. Pero sa aking cellphone, medyo nahihirapan ako. Ayan, so medyo natagalan ako dito sa pag-i-scan ng aking QR code dito sa may BDO. Then once na ma-read na yan ang ATM machine, lalabas dito sa may monitor kung gusto ba natin mag-print ng ating receipt. I-tap lang natin yung yes kung gusto natin ng resibo and no naman kung hindi natin kailangan ng resibo. And please take your cash and receipt, ang sabi sa monitor. So hintay lang natin, lalabas dito yung ating pera na i-withdraw. And dito yung ating receipt. So, ganun lang kabilis mga kabomboms. Pero kung meron kayong problem na may encounter, pwede nyong ilagay yan sa may comment section natin. At pag may time ka, may sasagutin namin.